sa mapagpalang gabi po sa bawat isa at muli welcome po sa ating Friday night devotion na kung saan muli po nating pag-aaralan yung tungkol po sa topic about realigning our life with God's will. And as we all know, napakahalaga po nito. Amen. Bilang mga Kristiyano, naniniwala na tayo ay mga anak ng Diyos, tinawag at pinili ng Panginoon. Na dapat yung buhay po natin laging naka-align sa kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen. Na hindi po tayo lumiliko sa kaliwa o sa kanan. Amen. Dahil delikado po yun. So, dapat lagi tayong naka-align na kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun po yung ating ipinapamuhay. Amen. So, salamat po at nakasama ko po muli kayo ngayong gabi. At sama-sama po tayo na huli pagsalusaluhan sa gabing ito ang inihandang mensahe ng ating Diyos sa bawat sa atin. To believe, it will continue to touch your heart, change your life, and strengthen our faith. Amen. So, matatagpuan po yung teksto natin sa gabing ito. Yung po muli sa Joshua chapter 24. Verse 14 to 25. Pero bagat po tayo magpatuloy, inanya ko po ang lahat na tayo po ay sumandaling manalangin at hilingin po natin kung ang gabay at panguna ng banal na spirito sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos sa gabing ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, salamat po sa oras na ito na muli binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang makadulog sa iyo at makapag-aral na iyong banal na salita. Dalayan nga po namin, Ama, na linisin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga isip. At kung minagay naman po kayong karumihan, dalayan po namin na linisin niyo po kami, patawarin po kami, Panginoon. Gawin niyo po kami banal, kalugod-lugod sa iyong harapan. Gawin niyo po, Panginoon, ang aming puso ay maging kagaya ng isang malinis na sisidlan. At mapuno kami, Panginoon, sa oras na ito ng inyong salita. Gabay, patnubay, panguna ng banal na Espiritu, ang aking pong hiling at tagumpay, Panginoon, ng pag-aaral namin ng inyong salita. Maging bukas ang aming puso at isipan para sa iyo. Matutunan namin at lubos ng unawaan ang inyong salita. Lord, kayo pong patuloy na magbalhati, maitaas, magpapulit, magparangalan. Take full control over our life at lalagit sa oras na ito, Panginoon, na kung saan kami mag-aaral ng iyong salita. Hiwa-hiwalay man po kami physically, pero niniwala po kami, Panginoon. Kasama kami, Panginoon, spiritually, O God, na kayo, yung siyang mag-uugnay-ugnay sa amin, Panginoon. Salamat po, kayo po ang aming tagumpay, kayo po ang aming buhay, kayo po ang lahat sa amin. Salamat po sa lahat ng papuri, pagsamba't pagdakila, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, maraming salamat po sa ating Diyos at muli sa gabing ito ay muli tayong tinipon upang makapag-aral ng kanyang salita. So, pagpatuloy po natin yung ating pong topic na realigning our life with God's will. Basahin po natin yung salita ng Diyos mula sa aklat ng Joshua chapter 24 verses 14 to 15. Now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your forefather worshipped beyond the river and in Egypt and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your father served beyond the river or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my house, we will serve the Lord. Verse 16, then the people answered, far be it from us to forsake the Lord to serve other gods. It was the Lord our God himself who brought us and our fathers up out of Egypt from that land of slavery and performed those great signs before our eyes. He protected us on our entire journey and among all the nations through which we traveled. And the Lord drove out before us all the nations, including the Amorites who live in the land,
we too will serve the Lord because He is our God. Verse 19. Joshua said to the people, "You are not able to serve the Lord. He is a holy God. He is a jealous God. He will not forgive your rebellion and your sins. If you forsake the Lord and serve foreign gods, He will turn and bring disaster on you and make an end of you after He has been good to you." But the people said to Joshua, "No, we will serve the Lord." Then Joshua said, "You are witnesses against yourselves that you have chosen to serve the Lord." "Yes, we are witnesses," they replied. "Now then," said Joshua, "throw away the foreign gods that are among you and yield your hearts to the Lord, the God of Israel." And the people said to Joshua, "We will serve the Lord our God and obey Him." To God be the glory. Amen. So, nakita po natin o nalaman natin yung storya dito po sa binasa po natin. Bakit nasabi ni Joshua o challenge niya yung mga Israelites? Amen? Kasi dun po sa verse 14, masabi natin dito, sabi niya, "Now fear the Lord and serve Him with faithfulness. Throw away the gods your forefather worshipped beyond the river and in Egypt and serve the Lord." Alam niyo po mga kapatid, ito po yung lagi na nagiging problema sa mga Israelites. Amen? Na bagamat nakita nila, naranasan nila yung kapangyarihan ng Diyos simula nung nandun sila sa Egypt hanggang sa ilabas sila ng Panginoon doon, ang daming himala na ginawa ng Panginoon sa buhay nila. Nakita nila ito at naranasan. Pero after every miracle, mapapansin nyo po, pag binasa natin ang Bible, ang bilis makalimot at tumalikod ng mga Israelita sa Diyos na nagligtas sa kanila mula sa kamay ng mga Ehipto, mula sa pagkaalipin. Amen? Kaya chinalan sila ni Joshua. Sinabi niya, "Fear the Lord and serve Him with all faithfulness." Amen? Faithfulness, yan po yung malimit o laging nagiging problema ng isang Kristiyano. Not only the Israelites, but also we as Christians. Yung katapatan sa Panginoon. Na parang ang bilis tumalikod ng tao sa Diyos. Ang bilis nilang sumamba sa ibang Diyos-Diyosan. Amen? Ang bilis nilang lumayo sa Diyos na may i-offer lang ang mundo na sa tingin nila maganda, diba? Ang bilis nilang tumalikod sa Diyos. Lalo po ngayon, sa panahon ngayon, diba, na nakaranas ang tao ng matinding pagsubok, diba? Ang dami mga Kristiyano na yung iba tumalikod na sa kanilang pananampalataya, nang hina na, yung iba balik sa dating gawi. Puba, nakakalungkot. Kasi after all those things na ginawa ng Panginoon sa buhay nila o sa buhay natin, bakit parang ang bilis natin tumalikod sa Diyos? Puba? Kaya naging challenge, ganito yung challenge na ibinigay ni Joshua sa mga Israel. Tinipon niya, all the elders, leaders of Israel's, mga Israelita, tinipon niya. Tinanong niya, si kanino ba kayo maglilingkod? Ba? Sa mga Diyos-Diyosan ba na sinamba na yung mga ninuno? Ba? Pero sinabi niya, na, "But as for me and my household, we will serve the Lord." So, malinaw na malinaw kay Joshua kung ano yung layunin niya, kung ano yung naisin niya, kung ano yung tama. Diba? Na siya at ang kanyang buong sambahayan ay maglilingkod sa tunay na Diyos. No matter what, diba? Kapulang na lang sabihin ni Joshua, "Bahala kayo sa buhay nyo. Sumamba kayo kung kanino nyo gustong sumamba." Diba? Sundin ninyo kung sinong gusto nyo sundin.
pag-alayan nyo kung sino gusto nyo pag-alayan. O sambahin nyo kung sino gusto nyo sambahin. Pero ako, at ang aking buong sambayan, sa Diyos, maglilingkod. Amen? Na nawa, maging, yung saloobin ito ni Joshua, maging saloobin po din natin. Diba? Panghawakan din natin ito. Na tayo, sampo ng ating buong sambahayan, ay sasamba at maglilingkod sa tunay na Diyos. Sa Diyos na buhay, makapangyarihan. Sa Diyos na tanging tagapagligtas. Amen? So, salamat po sa Diyos. At kaya nga, realigning yung topic natin for tonight. Amen? Kasi, on the time na nakilala natin ang Panginoon at tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, nai-align na tayo ng Panginoon. Nasa tamang alignment na tayo noon. Ang problema, on our journey, on our Christian life, diba? Mayroong mga lumiliko sa kanan, may lumiliko sa kaliwa. Kaya nagkakaroon ng misalignment. Amen. At ano-ano ba yung mga nagiging cost o misalignment sa buhay ng mga Kristiyano pagaya po natin? Diba? At minsan, isa to sa nagiging dahilan na kagaya nagiging problema o nagiging dahilan ng pagtalikod ng mga Israelita sa tunay na Diyos. Yung pagtalikod nila sa Panginoong Jesus. Diba? So, mga kapatid, huwag nating kalimutan kung yung kabutihan, kadakilaan ng ating Diyos. Let us always remember what God has done for us. That He died for our sin, He gave His life for us. Amen? Huwag nating kalimutan yung mga ginagawa ng Panginoon sa buhay natin. Na naman dumating, kagaya ni Joshua, magpatuloy tayo. Tayo at ating buong sambayan sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Kasalanan ang number one na nagiging dahilan na misalignment ng buhay ni isang Kristiyano. Amen? Na dahil sa kasalanan, napapalayo siya sa Diyos. Na dahil sa kasalanan, nawawala o yun nga, nami-misalign. Diba? Iba na yung journey na natatakbo niya. Na ilalayo siya sa kalooban ng Panginoon. At wala pong mabuting maidudulot yon pag tayo ay na-misalign. Amen? Kagaya nga nung sinabi po ng Ate Oshie last Friday, nakagaya sa isang sasakyan, di po ba? Pag ang isang sasakyan, misalign, kung sampo, yung gulong ng sasakyan, pag hindi po yun naka-align, delikado po yun, napakalapit po sa aksidente. Ba? It will cause an accident. Kaya, napakalaga sa isang sasakyan na dapat laging nasa alignment. Amen? So, pag na-misalign, kailangang i-re-align. The same with our life. Pag tayo po'y nagkasala, naliko ng landas nating tinatahak dahil sa kasalanan, simple lang. Balik ulit tayo sa Panginoon. Amen? I-align ulit natin yung ating buhay sa kung yung kalooban ng Panginoon. At yun po yung pag-aaral natin sa gabing ito. Paano ba natin o how to realign our life with God's will? Amen. So, kung isa po tayo sa alam natin na nasa hindi na tayo naka-align sa kalooban ng Panginoon, so, pagtuunan po natin muli yung pag-aaral po natin ng salita ng Diyos sa gabing ito on how can we realign our life with God's will. Amen? In Romans chapter 12 verse 2, sabi po dito, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Amen? So, meron po ditong tatlong puntos kung paano po natin ma-re-align yung ating buhay sa kalooban ng Panginoon.
Amen. So, dati, naka-align na tayo nung magsimula tayong sumunod sa ating Panginoong Jesus. Pero dahil tayo nagkakasala, o minsan dahil mas pinili natin yung bagay na wala sa kalooban ng Diyos, nami-misalign tayo. At para tayo makapagpatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos, we need realignment. Amen? So, paano nga ba tayo marirealign? Paano natin muling mai-realign yung ating buhay sa kalooban ng Diyos? So, 3 points po. Una, nakagaya nga po yung sinabi sa Romans 12:2. Sabi dito, points number one, we cannot realign our life with God's will by being attached to this world and to all the things in this world. Amen? Kapatid, ano ba yung mga nagiging sanhi ng pagkakasala ng tao na siyang nagiging dahilan ng ating misalignment sa kalooban ng Diyos? Di po ba yung pagiging attached natin sa mundong ito? Amen? Sabi ni Lord, do not love the world or anything in this world. Kasi alam ni Lord eh, na pag tayo attached dito sa mundo, malayong ma-align yung buhay po natin sa kalooban ng Diyos. Dahil kung ano yung gusto at naisin ng mundo, malayong malayo po sa naisin at kalooban ng Panginoon. Kaya nga sabi po dyan eh, do not conform and no longer to the pattern of this world. Amen? Sa umpisa, maganda po yan. Amen. Naakala natin, yung inaalok ng mundo, napakabuti, napakaganda. Ito yung magdadala sa atin sa magandang buhay, sa maayos na buhay. Pero kapatid, sa umpisa lang po yan. Front lang po yan. Amen? Napakarami po yan. Diba? Magbukas ka nga lang ng cellphone eh. Pag meron kang data, meron kang connections to internet, nako, doon pa lang po. Pag nag-ubos na tayo ng oras doon, ando na po yung tukso. Amen? At napakalaki po ng possibility na tayo ay magkasala. Dahil sa mga nakikita po natin doon, napapanood natin doon, napapakinggan natin doon. About the social medias, diba? Sa mga YouTubes, ang dami that will lead people into sin. Oo, nakakapaglibang po tayo. Ganyan naman ang mundo eh. Di po ba? Na sa bawat iaalok niya sa atin, sa umpisa, malilibang ka talaga eh. Maliligayahan ka. Pero hindi po natin alam kapahangamakan pala ang dulo nun. Kaya maging maingat po tayo, mga kapatid. Amen? Andito po tayo sa mundo. Pero dahil, hindi po ibig sabihin na dahil nandito tayo sa mundo, makikipamuhay tayo ng naaayon sa mundo. Kaya nga sabi po, do not conform any longer to the pattern of this world. Amen? Let us not be attached to this world and to all the things in this world. Kasi masyado pong risky, delikado. Diba? Kasi napakarami mga bagay na inaalok dito sa mundo that lead man into sin. And even Christians, diba? Nagkakasala dahil mas pinipili nila yung mga inaalok ng mundo. Alam po natin yan, hindi na po natin kailangang isa-isahin. Amen? So, pag may inaalok ng mundo na alam natin na hindi mabuti, wala sa kalooban ng Diyos. So, we need to say no. Amen? Hindi natin kailangang makibagay. Hindi natin kailangang makiuso. Kung ang dulo naman nun ay kapahamakan. Kung ang dulo naman yun, magkakasala tayo. So kapatid, sabi nga dyan sa points number one, we cannot realign our life with God's will by being attached to this world and to all the things in this world. Amen? Dapat maging kakaiba tayo. Na bagamat andito tayo sa mundo, pero hindi natin sinusundan mga gawain dito sa mundo na alam natin hindi mabuti at hindi nakalulugod sa harapan ng ating Panginoon.
realignment. Amen. Dapat lagi tayo naka-align sa kung anong kalooban ng Diyos. Nandito tayo sa mundo dahil may plano ang Diyos. May pinapagawa sa atin ang Diyos. So let us grab every opportunity to do God's will. Amen? So that is point number one. In Psalms 32 verse 8 to 9, sabi niyan, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you and watch over you. Do not be like the horse or the mule, which have no understanding, but must be controlled by bit and bridle, or they will not come to you. Amen? Kapatid, ano bang sinasabi sa, sinasabi sa atin ng Diyos dito? Sabi niyan, do not be like the horse or the mule, which have no understanding, mga wala daw pang-unawa, na kailangan kontrolin ng bit and bridle. Kaya po yung mga sumasakay sa kabayo, may hawak silang pamalo at may tali, tapos may ganito yung tawag ito, pantakip dun sa mata ng kabayo para hindi sila lilingon sa kanan, hindi rin sila lilingon sa kaliwa. Diretso lang sila. Amen? Kapatid, we have understanding from the Lord. So, ano po yung point number two? Sabi dyan, to realign our life with God's will, we must know and follow His instructions and teaching. Amen? Mismong si Lord na po ang nagsabi dito. Sabi niya, I will instruct you and teach you in the way you should go. Anong kailangan lang natin gawin? Kailangan nating makinig. Amen? Makinig. Kasi si Lord na mismo ang nagbibigay ng instruction. Amen? Kailangan lang nating makinig. Si Lord yung magtuturo sa atin ng daan, na daan ating patutunguhan. Kailangan lang nating makinig at sumunod sa turo, sa aral, sa mga instructions na ibinibigay ng Panginoon. So that we can walk in the way na siyang nais ng Panginoon. Amen? We can walk on the way that God has led us to walk. So, kailangan lang makinig at sumunod sa instructions at aral na ibinibigay ng ating Panginoon. Unawain natin, amen? Sabi ni Lord, hindi tayo kagaya ng mga horse or mule na walang pangunawa, kapatid. Binigyan tayo ng Diyos ng kaalaman, binigyan tayo ng Diyos ng pangunawa to know what is good and what is right. Amen? Unawain natin, aralin natin, alamin natin kung ano yung aral ng Panginoon, kung ano yung turo ng Panginoon, dahil yun ang magdadala sa atin sa tamang daan na dapat nating lakaran. At kung tayo naliligaw, so balik po tayo. Balik tayo dun sa daan na itinuturo sa atin ng Panginoon. Balik tayo sa kung yung kalooban ng Diyos sa atin. Amen? Nais ng Diyos, hindi tayo mapahamak. Ang nais ng Diyos, makapagpatuloy tayo sa takbuhin inilaan niya sa paras. Inilaan niya sa bawat isa sa atin. All we need to do, una, huwag tayo maging attached sa mundong ito. That cause us to sin. Amen? Huwag tayo maging masyadong dikit sa mundo. Amen? Alam po ba natin? Alam na po natin yan. Sa mga gawa o gawain dito sa mundo, nagtutulak sa atin, nagdadala sa ating pagkakasala, lumayo po tayo sa mga bagay na yan. Amen? At lumapit tayo sa kabanalan. Pangalawa, unawain natin kung ano yung aral na itinuturo sa atin ng Panginoon. Amen? We must know and follow His instructions and teaching. Amen? Upang malaman natin yung tamang daan, yung tamang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Next, in Philippians chapter 1, verse 20 to 21,
sabi po dyan, I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed. So, si Pablo po nagsasalita dito. But, will have sufficient courage so that now, as always, Christ will be exalted in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. So, ano po yung point number 3? Say po dito, to realign our life with God's will, we must know our ultimate purpose and God's will for us, why we live. Amen? So, siguradong-sigurado po si Pablo kung ano yung purpose niya. Bakit siya nabubuhay? Amen? On the time na na-encounter niya ang Panginoon, nakilala niya ang Panginoong Jesus, never in his life, simula noon, na tumalikod siya sa paglilingkod sa Panginoon. At nalaman po natin mga pinagdaanan ni Pablo. Amen? Pero hinarap niya yon, nagpatuloy siya sa paglilingkod sa Diyos. Dahil alam niya kung ano yung purpose niya. Diba? Alam niya yung kalooban ng Diyos. Alam niya yung panawagan niya. Alam niya yung kailangan niyang gawin. Kilala niya kung sino yung kailangan niyang sundin. Kilala niya kung sino yung Diyos niya na kanyang sinusunod, pinaglilingkuran. Kapatid, we must know. Amen? And that is point number 3. We must know our ultimate purpose and God's will for us while we live. Amen? So, kung nakikita natin, nararamdaman natin na malayo na tayo dun sa kalooban ng Panginoon or yung ginagawa natin or the way we live now is malayo na doon sa ultimate purpose na ibinigay sa atin ng Panginoon bakit tayo nabubuhay. It is now the time magbalik tayo sa Panginoon para align tayo sa Diyos. Amen? Bumalik tayo sa kalooban ng Panginoon sa buhay po natin. Dapat malinaw sa atin bakit ba tayo nabubuhay. Ano ba yung pinapagawa sa atin ng Diyos? Ano ba yung calling natin sa harapan ng Panginoon? Para alam natin na kung ano yung klaseng buhay na dapat ipamuhay natin. Para alam natin kung anong kailangan natin gawin. Amen? At kung alam natin na parang malayo na o hindi na naaayon sa plano o sa purpose natin, bakit tayo nabubuhay na ibinigay natin ng Diyos, binigay sa atin ng Diyos. Kung wala na tayo sa kalooban ng Panginoon, so, balik lang tayo, kapatid. Amen? Sagana sa biyaya ang Diyos. Sagana sa habag ang Panginoon. Remember the prodigal son? Di po ba? So, ang kalooban ng ama sa kanya, manatili siya sa piling niya. Para na-enjoy niya, diba? Yung pagiging anak. Sagana, ligtas, ando yung provision, ando yung protection, diba? Pero anong gusto ng anak? Diba? Gusto niyang lumayo? He want to live in his own way of life na siyang gusto niya? Diba? Kaya nga lumayo siya eh. Pero, sa ito sa napakagandang ginawa ng prodigal son. Diba? When he come to realization, diba? Napag-isip-isip niya, when he come to his senses, at parang natauhan siya na hindi ito yung kalooban ng ama para sa akin. Diba? So, anong ginawa niya? Sabi niya, hauna, inamin niya, yung siya nagkasala, siya nagkamali. Diba sabi niya, ito yung sasabihin ko sa aking tatay, babalik ako. Diba? Babalik ako sa tatay ko. Aaminin ko na ako'y nagkasala at ituring na lang ako na isa sa mga utusan niya o katulong niya. Po ba? So maraming nawawala sa atin kapag tayo ay lumayo sa kalooban ng Diyos. Nawawala yung protection. Diba? Nawawala yung provision.
Diba? At nalalapit tayo sa pagkakasala. Napapalapit tayo sa kapahamakan. Amen? So, kung sa tingin natin hindi na maganda yung nangyayari sa buhay natin, kapatid, magkaroon tayo ng pagsasaliksik ng ating puso at isipan. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon, gabay sa Panginoon. Diba sabi niya, I will teach you, I will instruct you and teach you. Kailangan lang natin lumapit sa Diyos, makinig sa Kanya, sumunod sa Kanya. Diba? Aminin natin sa harapan ng Diyos na tayo nagkasala at gusto nating bumalik sa Kanya. Kailanman, walang tinaboy ang Diyos sa sino mang lumalapit sa Kanya. Amen? So, we must know our ultimate purpose and God's will for us. Bakit tayo nabubuhay? Alam po ba natin, mga kapatid? So, bakit tayo nabubuhay? Ano ba yung purpose natin? Ano ba yung calling natin? Mahal po tayo ng Panginoon. Lahat tayo. Diba? Napakaganda ng plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. To live is Christ means, dahil yan po yung sinabi ni Pablo. Po ba? Ano si Pablo, malino na malino sa kanya. Kung yung purpose niya. Diba? Na sabi niya, but I will have sufficient courage so that now, ngayon, as always, Christ will be exalted in my body. Nawa, yan din po yung maging saloobin natin, yung maging desire ng puso natin, na habang tayo nabubuhay, mabigyan natin ng kaluwalhatian ang Diyos sa buhay na ito na pinagkaloob niya sa atin, pinagkatiwala niya sa atin. Amen? Mabigyan natin ng kaluwalhatian ng Panginoon sa bawat ginagawa natin sa ating buhay. Kasi yun yung naisin ni Pablo. Po ba? Sabi niya, whether by life or by death. Sa mabuhay at sa mamatay, gusto niyang mabigyan ng kaluwalhatian ang Panginoon. Amen? At nawayan din po yung maging saloobin natin. Na habang tayo nabubuhay, naisin. At yung maging number one na desire ng puso natin. Na mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos sa buhay na ito, sa katawang ito, na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. To live is Christ means making Christ as our all in all. Amen? Si Lord talaga yung lahat-lahat para sa atin. Amen? And living for God's will by dying to ourselves and putting off all our self. Amen? Amen? Gusto nating mangyari o maiangkla yung buhay natin sa kalooban ng Diyos, kailangan nating mamatay sa ating sarili at yan, kalimutan yung mga pansariling naisin. Amen? Hindi po makapangyayari yung kalooban ng Diyos sa buhay natin hanggat ipipilit natin yung kalooban natin. Amen? So, nasain natin lagi na maging laman ng puso at isipan natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. So, meron po ditong 3D. So, nabanggit na po natin, napag-aralan po natin yung tatlong points. How can we realign our life to God's will? So, ano po yung una? Dapat, we must not be attached to this world. Amen? Pangalawa, we must know and follow His instructions and teaching. Amen? Alamin po natin sa magitan ng salita ng Diyos. Pangatlo, we must know our ultimate purpose and God's will for us. So, 3 Ds. Yan, 3 Ds.
para po magawa natin yung tatlong points na hindi tayo maging attached sa mundong ito. Diba? Naunawain at sundin kung yung aral at turo ng Panginoon at alamin yung kalooban ng Panginoon, ultimate purpose ng ating buhay. So, unang-una, determination. Dapat determinado tayo na sumunod sa ating Diyos. Amen? Dapat determinado tayo na lakaran lang yung saktong daan na siyang nais ng Diyos sa bawat sa atin. Dapat determinado tayo na gawin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Amen? Pangalawa, discipline. O ba? Lagi po tayo, lagi po natin binabagsakan yan, discipline. Diba? Discipline in every aspect of our life. Amen? So, dapat disiplinado tayo sa ating devotion, sa ating Bible reading, sa ating pagtitestify about God's goodness and faithfulness in our life, na dapat na ibabahagi natin ang ating Diyos sa iba. Amen? So, discipline. How can we manage our time? Diba? Dapat disiplinado tayo. May oras tayo para sa devotion. May oras tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. May oras tayo para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Pagpapatotoo sa kabutihan. Kadakilaan ng Panginoon. Amen? Pangatlo, deny yourself and do His will. Hindi po natin magagawa yung number one and number two kung hindi po natin kakalimutan ang ating sarili. Amen. Kasi ang number one po talagang kalaban natin, yung ating sarili. Amen. Lalo na pag hindi mo feel na kumilos o gumawa, na gusto mo lang umupo, nasa kwarto ka lang, pag anong-ganon, ng cellphone, pa-browse-browse. Ba, ubos yung oras. Wala tayong nagawa para sa Panginoong Jesus. So, we need to deny ourselves and agad-agad gawin yung kalooban ng Panginoon. So, 3 D's po yan. Determination, discipline, and denying ourselves and do His will. Amen? So, challenge na po tayo, mga kapatid. Isaiah chapter 43, verse 18 to 21. Sabi po dyan, remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new things. Amen? So, napakaganda na pinapagawa sa atin ng Diyos. Amen? Kasi, hindi natin maire-realign yung buhay natin sa kalooban ng Diyos hanggat hindi natin nililimot, hindi natin iniiwan, hindi natin binibitawan yung ating mga nakaraan, kung ano yung mga nangyari before. Kung ba, especially yung mga alam natin na hindi maganda, hindi naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. So, limutin na po natin nyo yung ating old life, yung ating old self. Sabi dyan, behold, I am doing a new things. Po ba? So, may ginagawa ng bago si Lord eh. So, dapat dun tayo mag-focus sa kung yung ginagawa ni Lord ngayon sa buhay natin para maitama tayo, maituwid tayo, madala tayo sa tamang daan sa kanyang kalooban. Amen? Kaya huwag po natin panghinayangan yung mga bagay na lumipas. Amen? Huwag natin panghinayangan. Tapos na yun eh. Amen? Hindi na yun maibabalik. So, ang gawin natin, yung ngayon, alamin natin, yung ngayon, yung mga bagong ginagawa ng Panginoon. Kasi alam natin na kasi siguro na tayo. Ayun yung higit na mas mabuti. Amen? At higit na kapakipakinabang at yun yung higit na nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, tuloy po tayo. Behold, I am doing a new things. Now, it springs forth. Do you not perceive it? Andiyan na eh. Diba? Hindi mo ba nakikita? Hindi mo ba nauunawaan?
Sabi Lord, I will make a way in the wilderness and rivers in the desert, kapatid. Manumbalik lang tayo kay Lord. Diba? Magkaroon lang tayo ng desire na tayo makapanumbalik at ma-realign mulit yung buhay natin sa kalooban ng Diyos. Sabi ni Lord, diba? I will make a way in the wilderness. Kahit imposible. Kahit sa tingin natin napakahirap, pero kay Lord walang imposible. Kay Lord walang mahirap. Kailangan lang natin humakbang, makinig kay Lord at sumunod. Amen? The wild beasts will honor me. Amen? The jackals and the ostrich, for I give water in the wilderness. Diba, naranasan yun ang mga Israelita? Diba, nung wala na silang mainom, so nagpalabas ng tubig. Nagpalabas ng tubig ang Diyos sa bato. God can provide everything na kakailanganin natin. Kaya huwag tayong matakot. Amen? Rivers, for I give water in the wilderness, rivers in the desert, to give drink to my chosen people. Verse 21, bakit? Yan, ito yung purpose ni Lord. The people whom I form. So, ito yung nais ni Lord. For myself, that they might declare my praise. Amen? Yun lang naman ang nais ng Panginoon eh. Na, kaya na, gusto ng Diyos o nais ng Diyos na lagi tayong naka-align sa kalooban niya. Upang, sabi dyan, we might be able to declare His praise. Nais ng Diyos na maluwalhati natin siya sa ating mga buhay. At yun din yung naisi ni Pablo, di ba? In death, in life or in death, gusto niya, ma-exalt niya si Lord sa kanyang buhay. Kapatid, ito yung nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung sa tingin natin, di ba? Pinapakita sa atin ng Diyos na yung uri ng pamumuhay natin ngayon ay hindi na naayon sa kalooban ng Diyos. Hindi na siya napapapurihan, hindi na siya napaparangalan sa buhay natin. Kapatid, kaya ibinigay sa atin ng Diyos ang mensaheng ito dahil nais ng Diyos na tayo muli manumbalik sa Kanya, i-realign muli natin yung ating buhay sa kalooban ng Panginoon. Andiyan ang tulong ng Diyos. Diba? Sapat ang biyaya ng Diyos. Kailangan lang natin humakbang, magpakumbaba, gaya ng ginawa ng prodigal son. Siya'y nalayo sa ama, nagpakasama. Isa lang ang ginawa niya. Inamin niya siya'y nagkasala, nagpakumbaba siya at lumapit siya sa kanyang ama. So, hindi yung nais ng Panginoon sa bawat sa atin para ma-realign muli yung buhay natin sa kalooban ng Diyos. Aminin natin kung umamin tayo sa ating mga pagkakamali, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, manumbalik tayo sa Kanya so that our life will be realigned according to God's will. Amen? Mahirap po. Kapahamakan ang dulot ng misalignment. Amen? Alam po natin yan. Pag wala tayo sa hulog, naku. Kahit nga po ang isang building eh. Diba? Isang building na ginagawa, dapat nasa hulog. Amen? Para po mabuo siya ng maganda, mabuo siya ng tama, mabuo siya ng matibay. Ganun din po yung ating pananampalataya sa Panginoon. Dapat nasa hulog, dapat nasa alignment. Amen? Dapat naka-align sa kung ano yung kalooban ng Diyos. Amen? So, yun po mga kapatid. Lumapit tayo sa Diyos. May tayo ng tawad. Palinis tayo. At nga, pare-calibrate tayo. Amen? At naisin natin na nawa simula sa araw na ito o sa oras na ito, hindi maging sa loobin natin.
na maluwalhati ang Diyos sa katawang ito, sa buhay na ito na mayroon tayo. Maluwalhati ang Panginoon. Amen. Dahil yun yung nais ng Panginoon. Pinahayag niya sa Book of Isaiah. Amen. Kaya gumagawa ng himala ang Diyos. Pinapalimot na ni Lord yung mga nakaraan. Diba? Dahil nais ng Diyos na maideklara natin yung kanyang kapurihan at kaluwalhatian. So, salamat po sa Panginoon na nawa na pagpala po tayo ng Diyos. And before we close this message, I do believe na lahat po tayo na realigned na. Buhay natin na realigned na. Sa tulong at sa biyaya ng Diyos. Amen? Na realigned na sa kalooban ng Panginoon. Salamat po sa Diyos. Tayo po ay manalangin at tumingi po tayo ng muli. Tayo po ay magpasalamat sa napakagandang mensahe na binigay po sa atin ng Diyos. Kung meron po kayong mga kahilingan sa oras na ito, pwede po natin yung isabay na hilingin sa ating Panginoon. Lahat po tayo, sama-sama tayo, sabay-sabay tayong dumulog sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos na dakila sa lahat, kayo po ang higit na nakakaalam ng aming buhay. At alam mo, Panginoon, kung nasa tama pa po ba alignment yung buhay namin, yung pananampalataya namin. Lord, sa oras na ito, inaamin po namin yung aming mga pagkukulang, yung aming mga pagkakamali at pagkakasala. Tawarin niyo po kami, Panginoon, for those times na lumalayo kami sa iyo. Na mas inuuna namin kung ano yung naisin ng puso ko na. Mas inuuna namin, Panginoon, yung aming self-will, O God. Forgive us, Father. With our heart, our mind, and make us holy as you are holy. Salamat po, O Diyos. Alayin mo ang bawat isa sa amin and send everything, Lord, that we have learned from you. Dadalangin namin, Panginoon, patuloy na kayo umawak ng buhay po namin. Magpalakas, magpatatag ng aming pananampalataya. Patuloy na umubot, Panginoon, sa pangangailangan ng bawat isa. Abatin mo lahat ng ayong mga kapatid na nakasama po na yun sa gabing ito. Kaya po hindi ito nakakala makinang kalagayan. Ilapit po po sila sa iyo, Panginoon. Madama nila ang iyong presensya. And I pray, O God, for restoration, O God. Restore us. Realign us, Lord. Realign our life according to your will. Salamat po. Pagpalain mo ang buong DSMC. Magmula, Panginoon, sa Maine, sa Mundin Lupa, and to all of its outreaches, and even all our pastors, leaders, workers, Panginoon, na hindi po apektuhan, Panginoon, pananampalatay ng bawat isa sa mga nararanasan po namin ngayon. Ito po yung maging daan upang lanod kaming maging malapit sa iyo, umasa at magtiwala sa iyo, Panginoon. Salamat po. Pinagkakatiwala ko sa inyo ang lahat. Thank you so much, God, for everything. Bind us with your love. Thank you, strengthen our faith. And take full control over our life. Salamat po. Salamat po. Pinupuri ka namin. Sinasamba't dinatakila. Tunay nga kayo mabuti, Panginoon. Salamat po sa lahat ng papuri, pagsamba't pagdakila sa pangalan ng ayong Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, salamat po. At sama-sama po ulit tayo this coming Sunday para po sa ating Sunday worship. Sumatin po ang pakikipisan, gabay, pangunat, pagpapala ng ating Diyos.
pagpisa ng banal na Espiritu. Salamat po. God bless us all.